Venice, anong ginagawa mo? Mula sa pintuan ay humahangos sa nilapitan ko siya. Nang makitang may hawak siyang maliit na bubugat, handa na sana niyang sugatan ang kanyang pulsuhan. Kuya? Gulat na nilingon niya ako. Hindi siguro inaasahan ang bigla ang pagdating ko. Nababaliw ka na ba? Pinalis ko ang hawak niya saka siya mariing tinitigan. Sa halip na pansinin ng galit ko, ay niyakap niya lang ako at umiyak sa balikat ko. Hindi ko na kaya, kuya. Sobrang nakakagalit na ang babaeng yun. Saad nito sa pagitan ng pag-iyak. Si Alice na naman ba? Mariin kong naay kuya mang kamaon ang tumango ito bilang pagtugon. Ang babaeng yun, kailan niya babalak tigilan ng kapatid ko? Natitiis ko lahat ng pagpapahiya nila sa akin ng barkada niya. Pero pati yung boyfriend ko susulitin niya. Hindi ko na yun kaya, kuya. I love Jared so much. Ano na naman bang ginawa niya this time? Inilayo ko siya sa akin at matamang pinakatitigan. I saw her kissing Jared. Kasabay nun, ang muling pagpatak ng luha niya. Gusto kong magwala sa narinig. Kilala ko kasi ang babaeng tinutukoy niya. At walang iba kundi ang babaeng dati kong minahal. Matagal din kaming naging magkasintahan bago ko nalaman na pinaglalaroan niya lang pala ako. At salamat sa kapatid ko na siyang nagsabi sa akin ng totoo. Hindi ko na hinihintay pang makipagpaliwanag pa siya. Kaagad akong nakipaghiwalay sa kanya at pumunta ng ibang bansa. Pero habang nasa malayo ako, panay ang tawag sa akin ng kapatid ko, saying na palagi raw siyang inaaway ng barkada ni Alice. Hindi naman dapat ako makikialam dahil alam kong away ng babae yun. Pero ngayon, sobra na magiging epekto nun sa kanya. Na umaabot na siya sa pagkitil sa sariling buhay ay hindi ko na kaya pang magtiis. Kailangan magbayad ng babaeng yun. Hindi lang dahil sa pananakit niya sa kapatid ko, kung hindi dahil din sa pagwasak niya sa puso ko. Alice point of view. Kasalukuyan kong tinatahak ang pauwi sa amin. Medyo madilim na rin ang paligid dahil sa nagbabadyang pagbuhos ng ulan. Dapat kasi talaga hindi na ako sumama kay Sarah. Ayan, tuloy mukhang aabutan pa ako ng ulan. Si Sarah ay kababata ako at matalik na kaibigan. Meron pa itong tatlong kaibigan na tinaguri ang mean girls. At grabing pagsubok ang pinagdaanan ko makasali lang sa grupo nila. Wala naman sana akong balak na makijoin sa mga yon. Ang kaso, malakas ang kapit ng pamilya nila sa university. Kaya talagang ginawa kong lahat mapabilang lang sa kanila. At ngayon nga, wala akong pagsisisi. Dahil ilang buwan na lang ay gagraduate na ako. Paliko na ako sa kanto nang bigla na lamang may tumigil na itim na sasakyan sa gilid ko. Bumaba mula roon ang lalaking kay tagal kong hiniling na makita. At bago pa ako makahuma sa pagkagulat, ay mabilis na siyang nakalapit sa akin at may itinakip sa bibig ko na panyo. Dahilan para manlabo ang paningin ko at tuluyan ako mawala ng malay. Nagising na lang ako dito sa silid na hindi ko alam kung kanino. Kahit sumasakit pa ang ulo, ay nagpumilit akong bumangon. Mas nangingibabaw kasi sa akin ngayon ang takot lalo na at naalala ko nang nangyari bago ako mawala ng malay. Ano ba kasing ginagawa ko rito? Bakit nandito ako? Anong kailangan niyo sa akin? Iginala akong tingin ko sa kabuuan nitong silid. Medyo malawak siya. Dalawang pintuan na sa tingin ko ay CR yung isa. At yung isa ay pinto talaga nitong silid. May maliit na bintana, kulay brown ng dingding at tanging electric fan lang nagbibigay ng hangin. Akala ko kailangan pa kitang buhusan ng tubig para lang magising. Lumipat ang tingin ko sa pinto nang pumasok doon ang lalaking kay tagal kong hindi nakita. Russell? Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan ng makitang madilim niyang aura. Apat na taon ko rin siyang hindi nakita at halos hindi ko siya makilala dahil sa laki ng kanyang pinagbago. Parang lalo siyang gumwapo ngayon. Idagdag pa ang malapad niyang dibdib at malaking katawan na halos bumakat sa suot niyang t-shirt. Miss me, huh? Gusto kong kilabutan nang marinig ang mabangis niyang tono. Lalo na nung mag-umpisa na siyang maglakad papalapit sa akin. Anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo sa akin? Pinilit kong patatagin ang boses ko. Your body. Bayad sa pananakit niyo sa kapatid ko. Ha? Daig ko pang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig.
Dagli akong napasinghap ng hakritin niya pababa ang buhok ko para tumunghay ang mukha ko paharap sa madilim niyang aura. Aray! Daing ko nang higpitan niya ang kapit sa buhok ko. Pero sa halip na pansinin ay marahas niya pang kinapitan ang baba ko at sinila ko ng mapagparusang halik. Kinagat niya ang lower lip ko para mabuksan kong bibig ko. At malaya niyang ipasok ang malikot niyang dila na kaagad na nag-explore sa loob ng aking bibig. Panaka-naka niyang sinisipsip ang dila ko at ang labi ko. Ang kaninang masakit na halik ay naging mapusok hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na tumutugon na sa ginagawa niya. Naikawit ko pa ang mga kamay ko sa kanyang batok dahil feeling ko ay anytime matutumba na ako. Aaminin kong sobra ko siyang na-miss. Ang mga yakap at halik niya, pati ang amoy niya, lahat yun ay na-miss ko. Kapwa kaming habol sa hininga ng maghiwalay. Tinitigan niya ako ng mariin bago dinukot ang cellphone sa bulsa ng pants niya. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin nang ma-realize ang naging pagtugon ko sa halik niya. Be my slave sa kama at pakakawalan kong mahal mong kapatid. Prenteng saad niya na tila ba nag-aalok lang ng tindang isda sa palengke. Anong sinasabi mo? Anong tingin mo sa akin, pakawalang babae? Magkakasunod na tanong ko, kasabay nun ang pagguhit ng sakit sa mga mata ko. Bakit? Hindi ba? Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Nagbago na nga siya. Hindi na siya ang rasal na minahal ko. Sabagay, kasalanan ko naman kung bakit niya nasasabi ang lahat ng yon. Anong ginawa mo sa kapatid ko? May kinalikot siya sa cellphone. Pagko ay hinarap yun sa akin. Ramdam ko ang panghihina ako nang makita sa video ang kapatid ko na nakagapos sa upuan at may piring ang mga mata, maging ang kanyang bibig. Pumayag ka sa gusto ko at walang mangyayari pa sa kapatid mo. Mula sa cellphone ay lumipad muli ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam pero para akong sinapian ng demonyo sa sinabi niya, kaya mabilis ko siyang sinugod at sinampal. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Pinagsusunto ko siya sa dibdib pero dahil sa mas malakas siya, kaya mariin niyang napigilan ang pananakit ko sa kanya. Napasinghap ako nang hapitin niya ako palapit sa kanya. Be my slave sa kama at wala nang madadamay pa sa pamilya mo. Tinitigan ko siya nang mariin. Ito ba? Ito na ba ang lalaking minahal ko noon at kahit hanggang ngayon? Or pwede ko namang tawagan ang mga tauhan ko na i-dispatch siya na lang ang kapatid mo. Marahas niya akong tinulak palayo sa kanya. Tila nangaasar na kinalikot niya ang cellphone at itinapat sa tenga niya. Kamusta ang bihag? Diretso siyang nakatingin na sa akin habang may kausap sa cellphone. Great. Ngayon, gusto kong tapusin niyo na siya. Wag! Wag! Pumapayag na ako. Saglit itong natigilan sa sinabi. Pagkuway kusang lumabas ang nakakalokong ngisi sa labi niya. Pakawalan niyo ng bihag. Iiwi niyo ng ligtas sa bahay nila. Yun lang. At binalik niya na sa bulsa ng pants ang cellphone. Muli ko namang naramdaman ang malakas na kabog ng dibdib ko nang ibalik niya ang kakaibang tingin sa akin. Now, let's start. Ngayon na? Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Pagak naman siyang natawa. Kailan pa? Sa Pasko? Hindi. Hindi pa ako handa eh. I don't care. Mariin niyang saad bago ako muling nilapitan at siniil ng halik. Hindi ko na nagawa pang tumanggi. Hinayaan ko na lang siya sa nais niyang gawin. Tutal, hindi naman ito ang unang beses na may mangyayari sa amin. Dahil noong magkasintahan kami, ay palagi rin namin itong ginagawa. Kahit nagawa kong ipagkalat noon na pinaglalaruan ko lang siya, ay totoo namang minahal ko siya. At siya lang talaga ang naging lalaki sa buhay ko. Binala ko siyang ipahiya noon sa maraming tao, kagaya ng utos nila Abby, ang leader ng Mean Girl na sinalihan ko. Ang kaso, nalaman kagad ni Venice at sinabi kagad sa kanyang katotohanan, kaya bigla nilang siyang nawala, ni hindi man lang ako pinagpaliwanag. Kung sa bagay, ano pa nga bang ipapaliwanag ko sa kanya? Pinili kong ipahiya siya. Ang hindi niya lang talaga nalaman ay ang totoong minahal ko siya. At ngayon, mukhang wala na talagang pag-asa dahil siguradong pagkatapos ng gabing to ay hahayaan niya na uli ako. Ramdam ko ang pagkirot ng aking pagkababae ng mag-isang aming katawan. Hindi ko man aminin pero
Alam ko sa sarili ko na namimiss ko na rin tong ginagawa namin ngayon. Masakit ang katawan nang magising ako kinaumagahan. Kusang lumabas ang ngiti sa bibig ko nang masilayan ang gwapong mukha ni Russell, na ngayon ay malalim pa rin ang tulog. Marahang hinaplos ko ang pisngi niya. Ewan ko ba, wala akong maramdamang pagsisisi sa naging pagpayag ko na ang kinin niya ako kagabi. Hindi ko rin nagawang magalit sa kanya. Siguro kasi hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. At umaasa pa rin ako na darating ang araw na makakabawi ako sa kasalanan ko. At masasabi ko na rin sa kanya ang katotohanan na minahal ko siya talaga. At kung may nararamdaman man ako ngayon, yun ay sama ng loob dahil sa pagdukot niya sa kapatid ko. Mabuti na lang at hindi niya sinaktan ng kapatid ko. Nang maalala ang kapatid ko, ay kaagad kong hinagilap ang aking bag para kunin ang cellphone ko. Pero hindi ko naman yun natagpuan, kaya nang hihinang ibinaling ko na lang uli ang atensyon ko kay Russell. Muli kong hinaplos ang makinis niyang pisngi. I'm sorry. Sana dumating ang araw na mapatawad mo na ako. Muli na namang bumalik sa alaala kong nangyari. 4 years ago, bago niya ako tuluyang iniwanan. Kinakailangan kong makapasa noon sa high school pero nanganganib ang marka ko dahil na rin sa ilang araw akong absent sa kakatrabaho. Kinakailangan ko kasing magtrabaho ng mga panahong yun dahil nagkasakit ang kapatid kong si Jeloy. Hindi kasi sapat ang kinikita ni Lola sa pagtatrabaho. Siya na lang kasi ang bumubuhay sa aming magkapatid. Ang mga magulang ko ay magkasamang nasawi sa paglubog ng marko. Sa awa naman ng Diyos, napagamot namin ang kapatid ko mula sa sakit na dengue at nakapasa pa ako sa high school. Pero ang kapalit noon ay ang pagkawala sa akin ng lalaking mahal ko. Pumayag akong sumali sa grupo nila Abby dahil sa malakas ngang kapit nila sa school namin. At ang kapalit ng pagsali ko sa kanila ay ipagkalat ko na pinaglaruan ko lang si Russell at ipahiya siya sa harap ng maraming tao. Maging ang kapatid nitong si Venice ay kinakailangan ko rin pagtripan. Pero ngayon, bala ko nang kumalas sa grupo nila, lalo na't alam kong nasaktan ko si Venice. Kahapon kasi, nakita niya kami magkahalikan ni Jared. Pero hindi yun totoo. Ginawa ko lang yun para tuluyan na nilang tigilan si Venice. Kung alam niya lang na hindi ko gusto ang pambubuli na ginagawa ko sa kanya. At iniisip ko ngayon na baka kaya ako dinala rito ni Russell para iganti ang kapatid niya. Kaya okay lang naman sa akin. Makasarili ako eh. Nasaktan ko silang dalawang magkapatid. Kaya deserve ko ang galit nila. Pagkatapos kong magbihis, ay marahan ang kilos na lumabas ako ng silid. Kailangan ko na makaalis dito bago pa magising si Russell. Nag-aalala rin ako sa kapatid ko. Pero kaagad akong natigilan nang bumungad sa akin ang napakalawak na hallway. Sa kanang bahagi ay may hagdan na agad ko ring tinungo. At hindi nga ako nagkamali dahil napakahaba ng hagdan na yon, pababa sa malawak na salas. Kaninang bahay to? Pagkakaalam ko, hindi ganito ang bahay nila Russell ah. Oo nga't mayaman sila pero simple lang ang buhay nila. Kahit nagtataka, ay nagpatuloy ako sa pagbaba sa hagdan. Nang makarating sa salas, ay kaagad ko rin pinuntahan ang pinto. Napangiti ako ng mapagtantong hindi yun nakalak, kaya kaagad ko rin yung nabuksan. Pero mabilis na pawi ang ngiti ko sa pagbukas ko ng pinto. Bumungad kasi sa akin ang sariwang hangin at amoy ng payapang dagat. Kunot noong nilibot ko ng tingin ang paligid. Malinis ang dalampasigan at ang puting pinong buhangin. May iilang mabababang puno ng nyog na nagdadagdag magbigay ng hangin sa paligid. Anong lugar to? Nasa private resort tayo, kung saan walang magiging dahilan para makatakas ka. Napasinghap ako sa gulat nang bigla na lang siyang sumulpot sa likuran ko. Nang lingunin ko siya, ay kaagad na nagtagpo ang mga mata namin. Pero ako na ang unang nag-iwas ng tingin, lalo na't naalala ko na naman ang nangyari kagabi. Idagdag pa ang pagiging topless niya ngayon. Tanging boxer shorts lang ang suot niya. Ang hot niya tuloy tignan. Bumagay din kasi ang pagiging messy hair looks niya. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ko at muling ibinalik sa dagat ang atensyon. Paulit-ulit na lang ba tayo? Dinala kita rito para pagsilbihan ako. Hindi ka aalis dito hanggat hindi ako nagsasawa sa'yo. Ha? Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Sa pagkakaalam ko wala tayong naging kasunduan ganun. Nagawa mo na yung gusto mo sa akin kagabi ah. Siguro naman sapat na yun para sa kasalanan ko sa'yo at sa kapatid mo.
Aray! Hindi ko na nagawa pang tapusin ang aking sasabihin dahil marahas niyang hinaklit ang braso ko. Kulang pa yun sa ginawa niyo sa kapatid ko. Halos magngit-ngit sa galit ang ngipin niya habang matalim akong tinitignan. Bitawan mo ko, Russell! Kahit kinakabahan ay nagawa ko pa rin salubungin ang tingin niya. Hindi niya ako pinapansin. Sa halip ay kinaladkad niya ako pabalik sa loob ng bahay at marahas na sinara ang pinto. Ano ba? Ipagluto mo ko ng almusal ko. Sarkastiko akong tumawa. Ang kapal mo naman. Talagang nagmamatigas ka, Alice, ha? Baka sa boses niya ang pagpipigil ng galit. O sige, huwag kang magluto. Ewan ko lang kung papaano ka makakakain. Pag-aari kong lugar nito. Kahit saan ako magpunta, may makakain ako. E ikaw, wala kang kakilala rito. Isang sabi ko lang sa mga tauhan ko na huwag kang bigyan ng pagkain. Siguradong susunod agad sila. Bahala kang magutom. Mahabang litanya niya bago ko tinalikuran. Naiinis naman ako na napairap. Pwes, mas gugustuhin ko pang mamatay kesa pagsilbihan ka. Sigaw ko na siyang ikinatigil niya. Akala ko ipapatulan niya pa ako. Pero muli din siyang nagpatuloy sa paglalakad. Palabas ng kusina. Naiwan naman ako ng gagalaiti. Wala akong magawa kung hindi ang sumigaw at mapapadyak sa inis. At iisa lang nasa isip ko. Kailangan kong makatakas dito. Hindi ko man alam kung papaano dahil ngayon niya lang naman ako nadala rito. Na hindi niya nga nabanggit sa akin noon na may private resort pala siya. Pero gagawin kong lahat makaalis lang dito. Hindi ako pwedeng umabsen sa school. Malapit na ang graduation ko. Mas lalong kailangan kong makauwi para makapagtrabaho. Kawawa naman sila, Lola. San sila kukuha ng makakain? At si Jeloy, hindi ko pa nga nasisigurado kung ligtas nga siyang nakauwi kagabi. Kasalanan lahat ng Russell na yun. Mag-aalis 12 na ayon sa orasan na nakasabit sa dingding nitong silid. Pero heto pa rin ako. Nakaupo at nag-iisip kung paano ako makakatakas. Nagugutom na rin ako. Sinubukan kong magluto kanina kaso wala namang laman ng ref kung hindi tubig. Wala rin kahit na anong maluluto. Gusto kong maiyak sa isiping sinadya ng lintik na lalaking yon na huwag mag-imbak ng pagkain sa kusina. Kakainis siya. Kailangan kong maging matatag. Siguro, matutuwa ang lalaking yon kapag nakita niyang malungkot ako. Kaagad akong tumayo at kinalka lahat ng cabinet na makita ko. Kailangan kong mahanap ang bag ko. Pero bigo naman akong makita yon dahil panay damit lang ang nandun. Sa inis ay pinagbabato ko ang mga iyon. Nasa ganun akong posisyon na magbukas ang pinto at iluwa si Russell. And as usual, salubong na naman ang kilay. What are you doing? Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay taas kilay ko siyang pinamewangan. Nasa na bag ko? Itinapon ko sa dagat. Prenteng tugon niya. Ano? Bakit mo tinapon? Nasaan ang cellphone ko? Halos maglabasan ang ugat sa leeg ko dahil sa galit. Hindi ko alam kung nasaan ang cellphone mo. Basta yung bag mo, tinapon ko sa dagat. Kibit-balikat niyang tugon. Tila baliwala lang sa kanya ang galit ko ngayon. Anyway, may pagkain na sa kusina. Hindi naman ako ganun kasama para gutumin ka ng gusto. Pwisit ka talaga. Hindi ko kailangan ng pagkain. Isaksak mo yun sa baga mo. Ang gusto ko makaalis dito. Ang kaso, hindi pwede yung gusto mo. Hmm? Ngumisip pa siya na tila tuwang-tuwa sa pagiging miserable ko. Ano ba kasing plano mo sa akin? Kung balak mo talagang gumante dahil sa kasalanan ko sa inyong magkapatid, pwede ba? Pagka-graduate ko na lang. Malapit ng graduation ko kaya iuwi mo na ako sa amin. That's really my plan. Ang hindi ka makapasok para hindi ka makagraduate. Para hindi mo magulo ang moment nila Jared at Benny sa graduation nila. Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Siguradong pinagplanuhan niyo to ng kapatid mong immature. Anong sinabi mo? Napatda ako sa aking kinatatayuan nang mabilis niya akong lapitan at haklitin ng aking braso. Nagbabaga din ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Huwag na huwag mong idadamay dito sa Venice. Ikaw ang naunang nandamay ng kapatid ko. Bahagya siyang natigilan sa sinabi ko. Matagal niya akong tinitigan bago ko marahas na binitawan. Tignan natin kung hanggang saan yan tapang mo. May pagbabanta sa boses niya
dahilan para kabahan ako. Binabawi ko na pala yung sinabi ko kanina. Hindi ka pwedeng kumain hanggat hindi ka natututong gumalang at sumunod sa akin. Namulsa siya sa harapan ko bago ko tinalikuran at naglakad palapit sa pinto. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kesa ang pagsilbihan ka. Mga katagang nagpahinto sa kanya. Akala ko'y lalapitan niya na naman ako. Pero tanging sarkastikong pagtawa lang ang narinig ko sa kanya. Titignan natin kung saan ka dadali ng katigasan mo. Pinalnasad niya bago binuksan ang pinto at lumabas doon. Padarag niya pang isinarang pinto na halos ikatalon ko sa gulat. Nangihina akong bumalik sa kama nang muli ako mapag-isa. Ngayon ko lang na-realize na umiiyak na pala ako. Sobra siyang nakakainis. Pumayag ako sa gusto niya kagabi dahil akala ko isang beses lang at pakakawalan niya rin ako. Yun pala ikukulong niya ako rito. Pabaling-baling ako sa higaan. Hating gabi na pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Paano ba ako makakatulog? Yung ingay ng sikmura ko. Maghapong walang laman ang tiyan ko. Ang pisting rasel na yun, talagang hinayaan niya akong magutom. Nang hindi ko na matiis ang pagkalam ng sikmura, ay mabilis akong tumayo at tinungo ang pintuan. Nakahinga ako ng maluwag na mapagtantong hindi yun nakalak. Kaagad ko yung pinuksan at nagtungo sa kusina. Napadaan pa ako sa madilim na salas. Tahimik ang buong bahay. Mukhang tulog na ang lalaki. Thank goodness. Hindi pa ako nakakakain pero pakiramdam ko. Gumaan na ang pakiramdam ko nang makita ang cup noodles sa ibabaw ng lamesa. My favorite! Halos tumulo ang laway na nilapitan ko yon at kinuha. Hindi pa ako nakontento dahil niyakap ko pa yon at hinalik-halikan. Makakakain na rin ako sa wakas. Nakangiting nilapitan ko ang water dispenser at nilagyan ng mainit na tubig ang cup noodles. Saglit ko lang yun pinilambot bago nag-umpisang kainin. Shams, ang sarap talaga. Akala ko ba ayaw mong kumain? Natigil ang akma kong pagsubo sa noodles nang marinig ang malamig na boses na yun. Nang lingunin ko yon, ay nakita ko si Russell na prenteng nakasandal habang nakahalukip-kip sa hamba ng pintuan. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay ipinagpatuloy ko na lang ang pagkain. Anyway, tulad ng sinabi ko kanina, hindi naman ako kasing tigas gaya ng iniisip mo. Kaya yan, hinahayaan na kitang kumain. Lihim akong napairap at palihim din siyang minumura sa aking isipan. Pasalamat talaga siya at sobrang gutom ako ngayon. Pagkatapos mong kumain, matulog ka na at may pupuntahan pa tayo bukas. Yun lang, at tinalikuran niya na ako. Nakapamusa siya habang naglalakad palayo. Saan naman kaya niya ako balak dalhin? Russell's point of view. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ang nakabusangot na mukha ni Alice. Kasalukuyan kami naglalakad papunta kila Nanay Dory. Siya at ang asawa niya nagsisilbing katiwala ko dito sa resort. Malayo-layo kasi ang bahay nila rito sa rest house ko. Naisipan kong pumunta sa kanila dahil kaarawan daw ng bunso niyang anak. Ang bagal mo namang maglakad. Kunwari ay bagot na tinignan ko siya. Kita ko namang ang pag-iirap niya sa akin. Kung ikaw kaya magdala ng mga bag na to, asik niya sa akin. Kulang na lang ay magbuga siya ng usok sa sobrang inis. Pinigilan kong matawa. Wala pa rin siyang pinagbago. Para pa rin siyang amasona kung magalit. Dumako ang tingin ko sa dalawang bag na dala niya. Naglalaman yun ang mga gamit namin. Bala ko kasing kila Nanay Dory muna tumigil. Nang sabihin ko sa kanila na magbabakasyon ako rito ay kaagad nilang iminungkahi na meron daw silang munting kubo na maaari kong tuluyan. Noong una tumanggi ako dahil nga ang bala ko lang naman ay dalhin dito si Alice at pahirapan. Pero masyadong malaki ang rest house ko. Mas maganda siguro kung kubo lang ang tutuluyan namin. Sigurado wala siyang mapagtataguan. Akala ko ba mayaman ka? Eh bakit wala kang sasakyan? Do you really wanna know why? Sinadya kong gawing nakakaasar ang pananalita ko. Mariin ko siyang tinignan. Siya naman ay tila naghihintay ng sagot ko. Napangisi ako. Dahil hindi ka nababagay sa kotse ko. Kita ko ang pagdaan ng sakit sa mga mata niya. Kaya kaagad ko rin siyang tinalikuran. Hindi ko alam sa sarili ko. Dapat ay masaya akong nakikita siyang sasaktan.
Pero doble pa rin ang balik nun sa akin. Mas nasasaktan ako. Kaya sobrang naiinis ako sa sarili ko. Hindi ko ito dapat nararamdaman sa kanya. Hindi ko na siya mahal. At kaya ako siya dinala dito. Ay para pahirapan. At para hindi siya makagraduate. Para hindi niya magulo ang kapatid ko. Kinonta ko na rin ang kaibigan kong anak ng may-ari ng university na pinapasukan nila. Sinabihan ko na bigyan ng leksyon ng iba pang mga nambubuli sa kapatid ko. Alam kong matagal ko na dapat na ginawa yun. Pero ngayon ko lang nagawa. May 30 minutes din siguro kami naglalakad bago namin narating ang kabahayan dito sa likod ng resort. Marami-rami na rin palang naninirahan dito. At mas lalong gumanda ang lugar. Ang puno ng mangga ay hitik sa bunga. Boss Russell, nandito na po pala kayo. Gulat na sinalubong kami ni Mang Anton. Naabutan namin siyang nakatambay sa kubo nila at nagkakape. Marami rin siyang mga kasama na kapwa kaedaran niya lang. Tingin ko ay mag-aalas 5 na rin ang hapon. Kaya siguro nag-uumpuka na sila. Naglakad lang ho ba kayo? Ay sana po'y nagsabi kayo para masundo namin kayo. Singit naman ang kadarating palang na si Nanay Dory. Kaagad namang nilapitan ni Mang Anton si Alice at kinuha mga bag na dala niya. Salamat po. Rinig kong saad ni Alice. Sinadya ko po talagang maglakad, Mang Anton. Exercise na rin. Pagbibiru ko bago na nga asar ng inisihan si Alice. Kita ko naman ang pag-iirap niya. Naku, kang bata ka. Hindi ka pa rin nagbabago. Puro kabiro. Pumasok nga muna kayo sa loob na makapagpahinga kayo. Alice point of view. Malinis at maliwala sa loob ng bahay nila Nanay Dory. Naging mainit din ang pagsalubong nila sa amin. Maging sa akin ay mabait sila. Ngayon ko lang sila nakilala kaya siguro hindi nila alam ang relasyon namin itong si Russell. Mukha silang mababait pero ewan ko lang kung maging mabait pa sila kapag nalaman nilang hindi naman okay ang relasyon namin ng amo nila. Ang ganda naman po ng nobya niyo, sir. Bigla naman akong nasamid nang muling magsalita si Mang Anton. Kasalukuyan kaming nandito sa salas nila. Sa gitna namin ay ang round table na pinagpapatungan ng kape namin. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Tanong niya sabay baling sa akin. Akma ako ng ibubukang bibig ko nang bigla nilang sumingit si Russell. No, she's not my girlfriend. Personal alalay ko po siya. Kaya huwag po kayong mahihiya kung may nais po kayong ipagawa sa kanya. Seryosong saan niya. Ni hindi man lang niya ako binalingan ng tingin. Ay, siya nga iya. Ay naku, pasensya na. Kakamot-kamot naman sa batok ang matandang lalaki. Ayos lang po. Tipid na lang nanginitian ko siya. Hindi ko alam kung bakit pa ako nakakaramdam ng sakit. Siguro kasi umaasa akong ipapakilala niya ako bilang nobya niya. Pero bakit pa nga ba ako aasa? Hindi ibig sabihin na mahal ko pa rin siya, iisipin ko nang mahal niya pa rin ako. Walang ganon. Kung may nararamdaman man siya sa akin, alam kong panay galit lang yon. Hindi ka naman kasi halatang alalay, ma'am. Ang ganda niyo po kaya. Magkakasabay na bumaling ang tingin namin sa pinto nang pumasok doon ang nakahubad na binata. Tingin ko ay hindi nagkakalayo ang edad namin. Cedric, anak, andiyan ka na pala. Sabay pang napatayo ang dalawang matanda. Diretso namang pumasok ang binatang nagngangalang Cedric at nagmano sa dalawa. Katatapos ang naming mga wilnay, may bisita po pala kayo. Tanong nito at muling bumaling sa akin nang nakangiti. Tipid na manginitian ko siya, pero agad din yung napawi ng marinig ang pag ni Russell. Si Boss Russell, nakalimutan mo na agad. Tugon ni Mang Anton, sabay baling kay Russell na seryoso lang na umiinom ng kape. Boss, siya nga po pala si Cedric. Ang binatilyong nakakasama mo dati palagi sa pamimingwit. Bakas naman ang gulat sa mukha ng binata. Boss Russell, magandang hapon po. Kamusta po? I'm good. Seryoso lang natugon ni Russell. Bumaling naman sa akin ang tingin ni Cedric. At may kasama po pala kayong magandang dalaga. Hello miss, ako nga pala si Cedric. Hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin ang nakalahad niyang kamay. Lalo na at nararamdaman ko ang matalim na titig ni Russell. Nay! Tay! Nandito na po ako! Isang matinis na boses naman ang nakaagaw ng atensyon namin. May bisita po pala kayo. Dagdag nito nang bumaling ang tingin sa amin. Mabuti naman at dumating ka na rin, Kara.
Para personal uli kayong makita ni Boss Russell. Saad ni Mang Anton. Kita ko ang biglang pagliwanag ng mukha nung Kara. Nang balingan nito ng tingin si Russell. Russell! Ang ibig kong sabihin, Boss Russell, long time no see po ah. Kamusta? Diretso siyang lumapit sa binata at tinabihan. Lihim naman akong napairap. Marami pa silang pinagkwentuhan. Nalaman ko na dati na palang nagbabakasyon dito si Russell. Kaya pala kilala siya ng mga anak na mag-asawa. Tsaka hindi naman imposible na makilala siya ng mga tao dito. Siya kayang may-ari ng islang to. Ang hindi ko lang alam ay kung anong pinaplano niya at bakit dinala niya pa ako rito. Gustuhin ko rin naman na humingi ng tulong dahil mukhang mabait naman sila Manang Dory. Ang kaso, nag-alangan ako. Tauhan kasi sila ni Russell. Kaya sure ako na loyal sa kanya mga iyon. Kinagabihan ay sinamahan nila kami sa maliit na kubo. Pero maganda naman ang pagkakagawa. At mukhang kahit bagyuhin ay hindi magigiba. Ito po yung sinasabi namin na kubo, Boss Russell. Sana'y magustuhan ninyo. Ang ganda. Presko ng hangin. Wika ni Russell habang sinisipat ng tingin ang paligid. Thank you po. Maraming salamat. Problema lang po ay iisa lang ang silid. Walang tutulugan si Alice. Saad naman ni Manang Dory. Magkakasabay na bumaling ang tingin nila sa akin. Sa bahay na lang, Nay. Si Cedric na todo ang ngiti. No, it's okay. Sanay siyang matulog sa sofa. Seryosong tinignan niya ako. Right? Marahan na lang akong tumango. Hindi ko naman maiwasang mamangha na makapasok sa loob ng kubo. Napakaganda ng pagkakagawa. Sakto lang ang laki ng salas. May malaking bamboo sofa. At may maliit na TV. May isang pintuan na sa tingin ko ay kwarto. Nabanggit din kasi ni Aling Dory na nasa likod ng kubo ang banyo. Ibig sabihin ay kailangan pa naming lumabas. At ang lutuan ay nasa harap lang ng kubo. Maging ang kainan ay nasa labas din. Anong ginagawa mo? Natigilan ako sa paglalatag ng banig dito sa salas nang marinig si Russell. Nakatayo siya sa may pinto ng kanyang silid habang sa lubong ang kilay na nakatingin sa akin. Ano na naman kayang problema niya? Naglalatag. Matutulog na siyempre. Nagawa ko pa siyang irapan. At sinong nagsabing matulog ka? I-massage mo muna ang likod ko bago mo gawin ang gusto mo. Napapalatak ako sa inis. Talaga ba? Ikaw pang may lakas ng loob na magpamasahin ng likod ha? Samantalang ako nga tong napagod kakabuhat sa gamit mo. Hindi ko na napigilan ang sariling singhalan siya. Napapagod na kasi ako eh. Bukod sa kanina niya pa ako pinapahiya kila Aling Dory, ay inaantok na rin talaga ako. Nagre-reklamo ka ba? Nag-iwas ako ng tingin nang tignan niya ako ng masama. Kung dati kapag tinitignan niya ako, puno iyon ng pagmamahal. Ngayon naman, panay galit at puot lang ang nakikita ko sa mga mata niya. Hindi ko naman siya masisisi at hindi niya rin ako masisisi kung hindi ko siya hahayaan na basta na lang akong ipahiya at pahirapan. Kaya kailangan ko na talagang makaalis dito. Kung nagpapakabait ka na lang at sinusunod lahat ng gusto ko, baka sakaling pauwiin pa kita agad sa inyo. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Kapag ba nagpakabait ako, mapapatawad mo na ako? Mariin kong nakagat ang lower lip ko. Bigla, ay gusto kong magsisi na yun ang naisip kong itanong. Huwag mo nang hangarin na mapatawad pa kita, Alice. Sa sinabi mong yan, lalo mo lang pinatunayan na talagang pinagtripan mo lang ako nun. Hindi ko alam kung totoo ba yung lungkot na nakita ko sa mga mata niya habang sinasabi yon. Pero kung susunod ka lang sa lahat ng gusto ko, baka sakaling makasama ka pa sa graduation this year. Yun lang at mabilis niya na akong tinalikuran. Marahas naman akong napabuntong hininga. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Gusto kong mapatawad niya ako pero hindi ko naman maiwasang huwag siyang sungitan. Lalo na kapag naaalala ko na ginawa niya ring ipadukot ang kapatid ko. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Baka gusto mo nang bumangon dyan tanghali na. Napabalikwas ako ng bangon ng marinig ang boses na yun malapit sa aking tenga. Ano ba? Balak mo ba akong patayin sa gulat? Naiinis na tinignan ko si Russell na prenteng nakatayo habang nakangisi. At hindi ko nagustuhan ang ngising yun.
Mukhang may naisip na naman siyang hindi maganda. Masamang damo ka, kaya hindi ka pa mamamatay. Don't worry. Namulsa siya habang tinitignan ako. Anyway, naghihintay na mga timba sa labas. Ipag-igib mo na ako nang makaligo na. Ano? Halos malaglagan pang ako sa sinabi niya. Ako? Pag-iigibin mo? Itinuro ko pang sarili ko. Ang kapal naman ng mukha mo. At sinong mag-iigib? Ako? Lalo akong nainis nang nakakaasar siyang tumawa. At ipapaalala ko lang sa iyong napagkasunduan natin kagabi, Alice. Magiging masunurin ka lang. Hindi niya itinuloy ang sasabihin dahil kaagad niya na akong tinalikuran at lumabas ng kubo. Naiwan naman akong hindi makapaniwala. Mariin pa akong napahilamos sa aking mukha ng maalalang naging kasunduan namin. Habang minamasahe ko siya kagabi, nabanggit niya na kailangan ko lang sundin ang 10 utos niya nang hindi ako umaangal. At kapag nasunod ko lahat yon, ay pakakawala niya na ako. Kaagad naman akong pumayag dahil 10 utos lang naman. Pero hindi ko naman akalain na mahirap pa lang iuutos niya. Nakakainis talaga. Naisahan na naman ako ng lalaking yon. Pero di bale, pag nagawa kong mag-igib, 9 na utos na lang at makakauwi na ako sa amin. Hinihingal na tumigil ako sa paglalakad at marahang binitawan ng timbang may lamang tubig na dala ko. Padalawang balik ko na ito sa kubo. Isang drum ang pinapapuno sa akin ng lalaking yon. Nakakainis. Paano kaya mapupuno yun kung binabawasan niya kagad? What? Bakit ang sama mong makatingin? Nagre-reklamo ka ba? Padabog na binagsak ko sa harapan niyang timba bago siya tinignan ng masama. Kapag iyan nasira, pati drum ng kapitbahay natin ipapaigib ko sa'yo. Napairap ako. Malabo yung masira. Kasing kapal yan ang mukha mo eh. Abot? Tsaka paano mapupuno yung drum? Binabawasan mo na binabawasan. So nagre-reklamo ka nga. Baka gusto mong madagdagan ng 10 utos ko sa'yo. Ano ka? Diyos? May 10 utos? Tss! Hindi ako nagre-reklamo. Nag-i-enjoy nga ako ng husto eh. Sarkastikong inisihan ko siya. May mga sinabi pa siya na hindi ko nilang binibigyan ng pansin. Sa halip ay ipinagpatuloy ko nilang ang aking pag-iigib. Patuloy niya lang ako nga aasarin kung ipapakita ko sa kanya na napipikon ako. Nang sumunod na mga araw, ay paglalaban naman ng mga damit niya ang inuutos niya sa akin. Kasalukuyan niya akong nandito sa batis at naglalaba. Malinaw ang batis na ito at marami rin ng mga dumadayo rito para maglaba. Hindi ko nga akalain na meron din palang ganito sa islang ito. Ang dumi? Nakakainis? Siguradong sinadya niya ito. Kanina pa ako lihim na nagmumura habang nilalabhan ang mga damit ni Russell na dinaig pa ang basahan sa sobrang dumi. At sigurado ako na sinadya niya lang ito. Matagal kaming naging magkasintahan noon, kaya naman alam ko na malinis at maselan siya pagdating sa pananamit. Pagpawisan nga lang siya ng konti, nagpapalit na siya agad. Bilib talaga ako sa iyo, Alice, napakasipag mong bata. Napangiti ako sa tinurang niyo ni Ate Badette. May kalapitan ng bahay nila sa aming kubo, kaya naman nakaklose ko agad sila. Hindi katulad ng anak ni Aling Dory na si Kara. Smiyo, dumating lang si Boss Russell ay lagi nang nakabuntot doon. Iiling-iling pa siya habang nagsasalita. Ay, nagtaka ka pa, Badette. Alam naman nating lahat na noon pa man ang nagbabakasyon dito si Boss Russell, palagi yang nagpapapansin. Yun nga lang hanggang ngayon hindi pa rin mapansin. Sabat naman ni Ate Rose. Tatlo kaming magkakasama dito at naglalaba. Pero patapos na sila since maunti lang naman ang nilalaban nila. Tapos ay malinis pa. Paano mapapansin eh mukhang si Alice ang gusto. Muntika na akong masamin sa sinabing yun ni Ate Badette. Siya nga, napapansin ko nga sa tingin sa'yo ni Boss eh. At saka maganda ka. Imposibleng hindi siya magkakagusto sa iyo. Segundo naman ni Ate Rose. Nakangiwi namang napakamot ako. Kayo naman, kung ano nung sinasabi niyo. Malabo pa po yun sa sabaw ng pusit. At saka katulong niya lang po ako. Ay nako, pupusta talaga ako. Saka boto naman kami sa iyo, Alice. Mabait at maginoo yan si Boss Russell. Kaya deserve niya ng babaeng masipag at responsable ang kagaya mo. Tipid na lang akong napangiti sa sinabi nila. Tss!
Kung alam lang nila ang totoong relasyon namin ni Russell, siguradong pati sila ay magagalit sa akin. Hapon na nang matapos ako sa paglalaba. Bit-bit ko ang timbang may lamang damit na pinaglabahan ko. Malapit na ako sa kubo ng mga kasalubong ko si Cedric. And as usual, nakangiti na naman siya. Hi Alice, tulungan na kita. Akmang kukunin niya sa akin ang timba nang iiwas ko yon. Ay, wag na. Kaya ko na. Mabigat yan eh. Hayaan mo nang tulungan kita. Dahil kung hindi, kukulitin kita. Tignan mo nga oh, mukha ka ng pagod na pagod. Seryosong tinitigan ko siya. Buti pa siya nag-aalala sa akin. Yung isa kaya? Mariin akong napailing. Bakit ba iniisip ko pang mag-alala siya sa akin? Sa huli ay, napilitan na rin akong magpatulong sa kanya. Tama siya, pagod na nga ako. Not physically, pati rin emotionally. Andito na lang, salamat. Wala yun. Gusto mo, tulungan pa kitang magsampay? Bahagya naman akong natawa. Wag na, baka mawili ako. Sige na oks na ako dito. Wala naman akong gagawin eh. Ako na lang ang tutulong sa kanya, Cedric. Kapwa kaming natigilan ni Cedric nang sumulpot sa likuran namin si Russell. Kusang napawi ang ngiti ko nang makitang madilim niyang aura. Galit na naman ba siya? Boss Russell, andyan po pala kayo. Yes, actually kanina ko pang hinihintay si Alice. Anya, sabay tingin sa akin. Anyway, pwede ka na umuwi. Siguradong hinahanap ka na ng Nanay Dory mo. Nilingon muna ako ni Cedric. Pagkuway, nagpaalam na rin. Nang umalis si Cedric, ay nag-umpisa na rin akong magsampay. Pati ba naman dito sa isla, dala mo yung kaharutan mo? Saglit akong natigilan nang marinig ang sinabi niya. Ramdam ko rin ang pagguhit ng kirot sa dibdib ko. Pero hindi ko na lang yun pinansin at ipinagpapatuloy na lang ang ginagawa. Kinakausap kita, Alice. Hinaklit niya ako sa braso at pinihit paharap sa kanya. Puno ng pagod na hinarap ko siya. Napapagod ako, Russell. Pansin kong natigilan siya pero saglit lang. Dahil kaagad din gumuhit ang nakakalokong ngisi sa labi niya. Pagod? Saan? Sa pakikipaglandian? Pwede bang kahit ngayon lang? Pagpahingahin mo naman ako, Russell. Marahas akong huminga. Ganyan bang epekto ng taong hindi pa nakaka-move on? Sabihin mo na lang kung nagsiselos ka. Pwede ko namang iwasan si Sed. Oh crap. At sino nagsabi nagsiselos ako? Then, don't act like one. Sa inaasta mong yan, yun talagang iisipin ko. Tsaka pwede ba? Marami pa akong gagawin eh. Kung may sasabihin ka pa, pwede ba ipagpabukos mo na? Pilit akong kumawala sa kapit niya bago siya talikuran at ipinagpatuloy ang pagsasampay. Hindi pa ako makakilos ng maayos dahil nararamdaman ko pang pinagmamasan niya ako mula sa aking likuran. Muli na naman akong nakaramdam ng kirot sa dibdib ko nang maalalang sinabi niya kanina. Ang sakit lang na mismong sa kanyang bibig ko pa maririnig ang mga katagang yon. Ni minsan, ni isang beses, wala akong nilandi. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko pero para saan pa? Kasalukuyan na kaming kumakain ni Russell nang may kumatok mula sa labas ng kubo. Naisipan kasing ilipat ni Russell ang lamesa rito sa loob. Hindi raw kasi siya sanay na sa labas kumakain. Kaagad akong tumayo. Hindi ko na hinintay pa ang utos niya. Hello, asan si Russell? Mabilis na napawi ang ngiti sa mukha ni Kara at napalitan ng pagngiwi nang makita ko. Mukhang hindi akong ina-expect niya na magbubukas ang pintuan. Nandun sa loob. Pinagtaasan niya lang ako ng kilay bago ako tinabig at walang pasabing pumasok sa loob. Lihim na lang akong napairap. Umaalingasaw ang pagkakagusto niya kay Russell. Tss, bagay sila. Hi Russell, may dala akong ginataang puset. Ako nagluto nito. Mukhang masarap ah. Sinarapan ko talaga yan dahil balak nga kitang bigyan. Matikman nga. Kahit naiinis sa presensya nilang dalawa, ay hindi ko nilang sila pinansin. Muli kong ipinagpatuloy ang pagkain. Kahit paborito kong pusit, hindi ko naman ipagpapalit ang luto ko na siyang ulam namin ngayon. Umupo na si Kara sa tabi ni Russell at pinaglalagyan ng pusit ang binata sa plato nito. Ito na lang ang ulamin mo. Mas masarap to kaysa dyan. Doon pa lang ako tumigil sa pagkain at
Tinignan silang dalawa. Pero mukhang wala silang pakialam sa akin. Lalo na si Russell na hindi man lang pinigilan si Kara ng ilayo ang ampalaya na niluto ko. Ang sarap nga, Kara. Napapikit pa si Russell habang umunguya. Halatang ninanamnam talaga ang lasa ng kinakain. Todo naman ang ngiti ng babae. Inirapan pa niya ako nang mapatingin sa akin. Sabi ko sa iyo eh, huwag kang mag-alala. Habang nandito ka, ako magluluto ng ulam mo. Para naman lagi kang ganadong kumain. Pagmamalaki sa boses niya. Saglit na napasulap sa akin si Russell nang kuhanin ko ang ampalaya at kainin yun ng walang kasamang kanin. Ikaw, Alice, gusto mo ba? Tanong ni Kara. Plastic naman ang initian ko siya. No thanks. Binilisan ko na lang ang pagkain ko para makaalis na kagad sa harapan nila. Hindi ko naman kasi maiwasang huwag makaramdam ng selos. Tanga ko kung hindi ko aaminin na nagsiselos ako kay Kara. Niminsan naman ay hindi na walang pagmamahal ko kay Russell. Kahit ngayon na pinapahirapan niya pa ako. Pero hindi naman talaga ako nahihirapan since sanay naman ako sa gawaing bahay. Ang inaalala ko lang talaga ay sila Lola. Masama ang pakiramdam ko nang magising ako kinaumagahan. Hindi ako makatayo dahil pakiramdam ko ay may nakadagan sa akin dahil sa bigat ng katawan ko. Dahil siguro ito sa ilang araw na pagod at puyat. Gabi-gabi rin kasi may nangyayari sa amin ni Russell. Hindi na rin naman ako tumatanggi. Lalo na, at hindi naman niya ako inaangkin sa marahas na paraan. Tulad na lang kagabi. Hindi ko alam kung anong oras na ba niya ako tinigilan. Pakiramdam ko kagabi habang inaangkin niya ako ay mahal niya rin ako. Na para bang natatakot siyang masaktan ako. Kaya nga siguro pumapayag na rin ako. Kasi doon ko lang nararamdaman na mahalaga ako sa kanya. At siya pa rin ang dating lalaki na mahal ako. Aray! Mahina akong pagdaing nang subukan kong bumangon. Pero bumagsak lang uli ako pahiga. Mag-aalas 7 na kasi. Siguradong magigising na si Russell. At magagalit na naman yun kapag nakitang nakahiga pa ako. Nakailang beses na akong sumubok na bumangon. Pero lagi lang akong nabibigo. Nasa ganun akong ayos nang bumukas ang pinto ng silid ni Russell at iluwa siya. Natigilan siya at salubong ang kilay na tumingin sa akin. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay nagpupumilit ulit bumangon. Hindi ko pinahahalata ang panghihina ng katawan ko. Naglakad siyang palapit sa akin at umupo sa harap ko. Namumutla ka. Napasinghap ako ng salatin niya ang noo at leeg ko. Kaya agad akong napalayo sa kanya. Nilalagnat ka. Wala to. Ayos lang ako. Hindi ko pinansin ang pag-aalala sa tinig niya. Sigurado namang nag-a-assume lang ako na nag-aalala nga siya. Ang init mo nga, na hindi ka na nga makatayo tapos sasabihin mong ayos ka lang. Bahagya siyang natawa, pero nasa mata niya pa rin ang pag-aalala. Kailangan ko nang bumangon para masunod ko ng susunod mong utos. Gusto ko nang umuwi, Russell. Saad ko habang diretsyong nakatingin sa kanya. Hindi naman makapaniwalang napapailing siya. Talagang gusto mo nang makauwi, ano? Para ano? Para malandi mo na naman ang jowa ni Venice? Napanganga ko sa gulat. Pagko ay nag-iwas ng tingin. Sabi na nga ba't hindi naman talaga siyang nag-aalala sa akin. Anong ginagawa mo? Gulat na naipulupot ko ang kamay ko sa batok niya nang bigla niya akong buhati ng pangkasal. Mariin pa akong napapikit ng makaramdam ng pagkahilo nang tumayo siya at mag-umpisang maglakad. Russell! Doon ka sa kwarto ko mahiga nang mabilis kang gumaling. Tugon niya na hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Hindi na lang din ako umimikpa at lihim na lang siyang pinagmamasdan. Marahan niya akong inihiga sa malambot na kama. Nasamyo ko pa ang mabangong amoy sa silid niya. Kahit kailan talaga, hindi ko pa siya naamoy na mabaho. Stay here and don't you ever dare to move. Tumango na lang ako habang nakapikit. Sobra talaga akong nahihilo. Hindi ko alam kung ilang minuto siyang nawala. Dahil nang umalis siya, ay muli rin ako nakatulog. At nang magising na nga lang ako dahil sa mahihina niyang pagtapik sa akin. Gising na, Alice. Mahina akong napaungol habang nagmumulat ng aking mga mata. Bumungad naman kagad sa akin si Russell na nakatayo habang may hawak na tray na naglalaman ng pagkain. Kumain ka na muna. Pasensya na, natagalan ako. Umupo siya sa tabi ko at
Maingat na nilagay ang tray sa ibabaw ng kama. Pagkuway inalalayan na akong makaupo. Hindi naman ako umimik at pinanonood lang siya sa mga ginagawa niya. Niluto ko ito. Sana magustuhan mo. Napatingin ako sa umuusok pang sopas. May kasama ring gatas, tubig at gamot. Salamat. Pigil ang luhang wika ko. Gusto kong maiyak dahil sa wakas ay muli kong naranasan na maalagaan niya. Nabumait siya at tingnan niya ako nang wala man lang galit sa kanyang mga mata. Kung alam ko lang na kaya niya pang maging mabait sa akin, sana nung unang araw pa lang namin dito, sana nagkasakit na pala ako. Kung pwede nga lang sana na wag na akong gumaling eh. Ako na. Sambit ko ng akmang susubuan niya ako. Marahan naman siyang umiti. No, I insist. Hindi na lang ako tumanggi pa. Para san pa eh, nginitian niya na ako. Marupok na ako marupok. Pero ganito yata talaga kapag mahal mo ang isang tao. Kahit marami pa siyang nagawang mali sa'yo, mapapatawad mo pa rin siya. At mananatili pa rin yung pagmamahal mo sa kanya. Pagkatapos kumain ay, pinainom niya naman ako ng gamot. Hindi na rin ako umangal pa ng palitan niyang suot ko at punasan ng buo kong katawan. Nakakailang lalo't nakikita ko ang ilang beses niyang paglunok tuwing mapapatingin sa dibdib ko. Pero natutuwa ako't nagagawa niya pa rin magpigil. Matapos niya akong malinisan, ay muli niya akong inalalayang mahiga. Magpahinga ka na muna, magpagaling ka na. Naiiyak naman ako. Ang lambing naman kasi ng boses niya. Pakiramdam ko, siya yung dating Russell na nobyo ko. Isang araw lang akong nilagnat at gumaling na rin kagad. Ang galing naman kasi ng nag-aalaga sa akin. Magaan ang pakiramdam nang gumising ako kinaumagahan. Wala si Russell dito sa silid. Siguradong sa salas yun natulog. Ang bango naman. Kaagad kong nahaplos ang tiyan ko nang kumalam yon. Bigla akong nagutom kaya naman malalaki ang hakbang na lumabas ako ng silid at dinala ako ng mga paa ko sa labas ng kubo. Doon ay nakita ko si Russell. Nakatalikod siya sa akin at nakaharap sa niluluto niya. Mukhang good mood din siya dahil kumakanta pa. Natigilan ako. Hindi dahil sa ngayon ko lang uli narinig ang boses niya kung hindi dahil sa kinakanta niya. Pareho kasi kaming paboritong kantang yon at naging theme song pa nga namin yon. Alice, kanina ka pa ba dyan? Dinaig pa niyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko. Tumikhim naman muna ako upang alisin ang namuong bara sa lalamunan ko bago ngumiti. Oo, ang bango ng niluluto mo eh. Mukhang masarap. Lumapit ako sa kanya at tinikman yon. Siya naman ay tila naghihintay ng sagot ko. How is it? Seryosong tanong niya. Masarap. Okay na ba to? Nagugutom na kasi ako eh. Bahagya naman siyang natawa. At saglit pang ginalong buhok ko na ikinatigil naming dalawa. Yun kasi yung palagi niya ginagawa sa akin noon kapag natutuwa siya sa nagawa ko. Lagi ko pang ang sinasabi sa kanya noon na hindi naman ako aso. Pwede na yan. Nauutal na tugon niya at kaagad akong tinalikuran. Lihim naman akong napangiti. Ang cute niya kasi. Tila ba'y nahihiya siya sa ginawa niya. Namumula pa ang dalawang pisngi niya. Hindi ko mapigil ang kiligin. Sana nga. Sana bumalik na yung dating Russell. Tulad ng nakagawian ay sabay kaming kumain. Pero this time ay siya nang naghugas ng plato dahil kaagad niya rin akong pinabalik sa silid. Kailangan ko pa rin daw magpahinga para tuluyan na akong gumaling. Naging maayos ang pakikitungo niya sa akin nitong nagdaang araw. Hindi niya na rin ako tinitignan ng may galit sa mga mata. Maayos na rin siyang magsalita sa akin. Ngayon nga, ay kasalukuyan kong niluluto ang bangus na nahuli nila kanina. And yes, sumama sa pangingisda si Russell. Hindi nga ako makapaniwala na kaya niya rin gawin yon. Si Russell ay nasa likod at naliligo. At mamaya, pagkatapos niya sabay na naman kaming kakain. Kung titingnan nga kami ngayon ay para kaming mag-asawa. Siya ang nagtatrabaho. Habang ako ito, nasa bahay at pinagsisilbihan siya. Pero sa isang banda, hindi ko pa rin maiwasang huwag malungkot. Lalo na at nalalapit na ang aming graduation. Siguradong hindi ako makakasama sa mga gagraduate. Nag-aalala na rin ako kaila Lola. Iniisip ko kung saan sila kumukuha ng kinakain. Ako lang kasi nagtatrabaho sa amin. Sana talaga okay lang sila. Hindi ko naman magawang magtanong kay Russell kung kailan niya ako balak pa uwiin.
Mabait na siya sa akin ngayon at natatakot akong baka makita ko na naman ang galit niya. Russell's point of view. Hello, boss. Oh, napatawag ka. Kamusta sila, Jeloy? Naipag-grocery mo na ba sila? Magkakasunod na tanong ko sa aking tauhan na siyang inutusan kong magbantay kila Jeloy, kapatid ni Alice. Alam ko kasi na si Alice lang ang nagtatrabaho sa kanila. Kaya nang kunin ko siya ay sinigurado ko naman na hindi magugutom sila Jeloy. Hindi rin sila gaano nag-aalala kay Alice dahil ako mismong kumausap kay Jeloy at sa kanyang lola. Walang kaalam-alam si Alice sa pagbibigay sustento ko sa lola niya at hindi rin niya alam na ipinagpaalam ko siya sa mga ito. Matanda na ang lola at alam ko na masama para sa kanya ang pag-aalala ng sobra. Bala ko na rin pauwiin si Alice. Ngayon ko lang napagtanto na mali ang lahat ng to. Lahat ng ginawa ko sa kanya ay mali. Hindi totoong kinasusuklaman ko siya. Ang totoo, sobra lang akong nasaktan nang malaman na nilalandi niya ang nobyo ni Venice. Kaya hindi na ako nakapag-isip ng tama at dinala ko siya rito para pahirapan. Tanga ako kung patuloy kong paniniwalaan ang sarili ko na hindi ko na siya mahal. Dahil ang totoo, hindi naman talaga nawala ang pagmamahal ko sa kanya. At lalo ko lang yun ang patunayan na magkasakit siya. Hindi ko pala kaya na makita siyang hihirapan. Kaya ginawa kong lahat para lang gumaling siya. At gagawin ko pang lahat, makabawi lang sa lahat ng kasalanan ko. Wala na akong pakialam kung niloko niya lang ako noon. Ang mahalaga ngayon ay kaya ko nang ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya. At gagawin kong lahat mahalin niya lang din ako. Isinugod po sa ospital ang lola ni Ma'am Alice. Ano? Sa sobrang gulat ay nabitawan ko pa ang hawak kong cellphone. Hindi ko na yun pinulot pa. Kaagad akong nagbihis at pinuntahan si Alice. Naabutan ko pa siyang naghahanda ng aming pananghalian. Oh, ayos ka lang? Anong nangyari sa'yo? Saglit akong natigilan. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Hindi ko yata kayang makita ang lungkot at galit sa mga mata niya. Russell, okay ka lang ba? Isinugod daw sa ospital ang lola mo. Ano? Bakas ang gulat sa mukha niya. Kasunod nun, ang pagkalaglag ng kutsara sa sahig. Alice point of view. Nang araw na yon, ay kaagad din kaming sinundo ng chopper ni Russell. At sa rooftop na mismo ng ospital kami binaba. Buong oras ang biyahe ay wala akong ibang dinarasal na sana ay ayos lang si Lola. Ate! Jeloy! Kaagad kong sinugod ng yakap ang kapatid ko nang makasalubong ko siya dito sa hallway ng ospital. Mukhang kagagaling niya lang sa kwarto ni Lola. Si Lola, kamusta siya? Tumingin muna siya sa likuran ko bago sumagot. Naalala kong kasama ko nga pala si Russell. Sinabi kong umuwi na siya pero gusto niya rin daw makita si Lola. Hindi ko na lang siya kinulit at hinayaan na lang sa gusto niya. Magkahalo pang nararamdaman ko ngayon at hindi ko alam kung dapat ko ba siyang sisihin sa nangyari kay Lola. Ayos naman si Lola, ate. Napagod at puyat lang daw kaya hinimatay. Ngayon po ay bibili lang ako ng pagkain niya. Nakahinga naman ako ng maluwag sa tinura niya. Sinamahan niya na rin ako sa silid ni Lola. Habang si Russell ay nagpresinta na siya na lang daw ang bibili ng pagkain. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung papaano niya ba nalaman ang nangyari kay Lola. Gising na si Lola nang datnan namin siya sa silid. Grabing iyak at higpit ng yakap ang ginawa ko sa kanya. Sobra ko talaga silang namiss. Ang ipinagtatako ko lang ay bakit hindi man lang sila nagtatanong kung saan ba ako nanggaling. Kinamusta lang nila ako at tinanong kung ano daw bang nangyari sa naging bakasyon namin ni Russell. Nagtataka man ay sinagot ko na lang siya bago nagtatanong na binalingan si Jeloy. Ipinaliwanag naman sa akin ni Jeloy lahat ng nangyari noong mawala ako. May natatanggap pala silang pera galing kay Russell at pinagpaalam niya rin pala ako kay Lola. Kaya pala hindi man lang nagulat si Jeloy nang makitang magkasama kami kanina ni Russell. Natigil ang pag-uusap namin na may dumating na lalaki na kaitim na may dalang supot ng pagkain. Ipinabibigay po ni Boss Russell. Sige kuya, salamat. Si Jeloy nang tumanggap at kumausap sa lalaki. Habang ako'y tahimik at hindi pa rin makapaniwala na ginawa yun ni Russell. Nang mapakain namin si Lola, ay natulog na rin siya. At ipinagpatuloy namin ni Jeloy ang naudlot na pag-uusap kanina. Pero ate, inamin din sa akin ni Kuya Russell ang lahat at humingi ng tawad sa akin. Sinabi niya rin sa akin na handa niyang isuplong ang sarili sa pulis
dahil sa nagawa niyang pagdukot sa'yo. Pero pinigilan ko siya, ate, dahil ngayon pa lang napatawad ko na siya. At alam ko namang nagawa niya lang yun dahil sa galit. At alam ko rin naman na ayaw mo rin siyang makulong. Hindi ko na napigilang huwag maiyak dahil sa sinabi niya. Kahit hindi mo naman sabihin, ate, alam kong akong dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni kuya. Sinakripisyo mo yung pagmamahal mo sa kanya para lang mapagamot ako. Mariin akong napailing. Hindi, hindi yan totoo, Jeloy. Kung ano man yung ginawa ko ay bukal yun sa loob ko. Wala kang kasalanan. Nilapitan ko siya tsaka niyakap ng mahigpit. Mahal ka ng ate, Jeloy. Kaya lahat ng ginagawa ko para sa kabutihan natin. Walang may kasalanan sa pag-iwan ko sa kanya. Alam ko naman yun, ate. Pero may hiling lang sana ako sa'yo. Bumitaw ako mula sa pagkakayakap at nagtatanong ang matang tinignan siya. Gusto ko sanang umalis ka na sa grupo nila, Sara. Alam ko namang pinaplastik ka lang ng babaeng yun. Noon pa man, halata ng inggit niya sa'yo. Natigilan ako sa sinabi niya. Kahit ako man ay napapansin ko rin si Sara. Hindi ko na lang talaga binibigyan ng atensyon dahil kung kakalabanin ko siya, ay alam kong hindi ako makakagraduate. Lalo na't malakas nga ang kapit nila sa Dean. Gagraduate na ako, Jeloy. At asahan mo nga alis na ako sa grupo nila. Siguro oras na rin para humingi ako ng tawad sa mga taong nabuli ko dahil sa utos nila sa akin. Kaagad kong nilapitan si Venice nang makitang nag-iisa siya rito sa likod ng university kung saan tumatambay ang mga estudyante kapag break time. Nang makauwi ako ay bumalik na rin ako sa pag-aaral at nakiusap sa principal na bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon na makabawi sa lahat ng naging absence ko para makasama rin sa graduation. At sa kabutihang palad ay pumayag naman sila. Anong ginagawa mo rito? You stupid bitch! Hindi na ako umilag nang sugurin niya ako ng mag-asawang sampal. Ano na naman ang kailangan mo? Si Jared? Sorry to say pero kami ang nagmamahalan. Turan ito sa galit na tono. Hindi ako pumunta dito para makipag-away, Venice. Mahinahong tugon ko na ikinataas ng kilay niya. Talagang napakalaki ng galit niya sa akin at hindi ko naman siya masisisi. Malaki naman talagang naging kasalanan ko sa kanya. Alam kong never kaming naging close. Kahit na noong magjowa pa lang kami ng kuya niya. Pero alam kong mabait siya. Dahil na rin sa hindi niya ako pinapatulan noon. Not until hinalikan ko yung jowa niya. Talagang para siyang naging dragon. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. At yung sa amin ni Jared. Maniwala ka, wala akong gusto sa kanya. At sino ka sa tingin mo para patawarin ko? Teka nga, ano na naman bang pinaplano niyong magkakaibigan, ha? Lalo lang tumalim ang tingin niya sa akin. Mariin akong napailing at saka sinabi sa kanyang dahilan kung bakit ko siya nagawang bulihin at kung bakit ko nagawang halikan sa Jared. Maniwala ka, hindi ko ginusto yun. Saad ko pagkatapos magkwento. Tila naman hindi siya makapaniwala sa mga narinig pero nananatiling madilim ang aura. Hindi mo ako mapapaniwala. Stupid! Get lost! Inirapan niya ako sa kakot tinalikuran at naglakad ng palayo. Napabuntong hininga na lang ako habang tinatanaw ang papalayo niyang katawan. Hindi pa ako tuluyang nakakapagsabi kila Sara na alis na ako sa grupo nila pero alam kong may kutob na sila. Ilang araw na kasi akong umiiwas sa kanila. Mabuti na lang talaga't hindi na nila ako pinipilit pa na magsasama sa kanila. Pauwi na ako at hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan. Napatigil pa ako sa paglalakad na makita sa hindi kalayuan ang figura ng lalaki na nakasandal sa may waiting shed at naninigarilyo. Tila may iniintay ito. At dahil walang ibang daan papunta sa amin, kaya naglakas loob na lang ako na doon dumaan. At ang hinala ko kanina'y nagkatotoo nang tuluyan kong makita ang mukha niya. Napatingin siya sa gawi ko at itinapon ang hawak ng Yossi bago yun inapakan. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga sa mga oras na ito nang diretso niya akong tingnan sa mga mata habang naglalakad palapit sa akin. Dapat ay tumakbo ko palayo sa kanya. But I have this feeling na gusto ko siyang lapitan at mayakap dahil namimiss ko na naman ang amoy niya. Russell! Sambit ko sa pangalan niya nang sa wakas ay nasa harap ko na siya. Napasinghap na lang ako sa gulat nang bigla niya akong hapitin at siilin ng halik. Alam kong nasa gitna kami ng madilim na kalsada
pero hindi sapat na dahilan yun para hindi ako gumanti sa ginagawa niya. I miss this man so much. Sa sobrang lunod ko sa bawat halik at haplos niya, ay hindi ko na namalayan na naipasok niya na pala ako sa kotse niya. At doon ay ginawa namin ang bagay na gustong gawin ng puso at katawan namin. Pagkatapos ng nangyari sa amin ay inihatid niya ako sa bahay. Hinalikan niya pa ako bago ko tuluyang iniwanan. At kahit hindi ko man sabihin sa kanya na mahal ko pa rin siya, ay alam kong ramdam niya yon. Kinaumagahan ay masakit ang katawan ko na bumangon. Linggo ngayon kaya naman talagang sinadya akong gumising ng tanghali. Napaigik ako sa sakit nang magtangka akong bumangon. Aray! Sobrang sakit ng gitnang bahagi ng katawan ko. Kahit nahihirapan ay pinilit ko pa rin bumangon, lalo na't nakakarinig ako ng ingay at tawanan sa salas. Kapag kasi lumabas ka sa silid ko ay makikita na kagad ang salas. Alas 10 pa lang ng umaga, sino kaya yung mga bisita ni Lola? At dahil alam ko naman na maaaring bisita lang yun ni Lola, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras na tingnan ang sarili sa salamin. Magulang buhok na lumabas ako ng silid at halos takasan ako ng hangin nang makita kung sinong may ingay sa salas. Tila'y nagulat din sila nang makita ako dahil kapwa silang natigilan sa pagkukwentuhan. Apo, mabuti naman at nagising ka na. Nandito na ang iyong nobyo. Kay aga namang mamanhikan. Po, nanlalaki ang matang tanong ko, kasabay ng pagsulyap kila Russell at sa tatlo nitong kasama. Na kung hindi ako nagkakamali ay mga magulang niya. Hi baby, tinanghali ka na ng gising. Mukhang napagod ka kagabi ah. Mapanuksong tanong ni Russell nang lapitan ako at halikan sa pisngi. Siya na bang mamanugangin namin iyo? Kay ganda naman palang bata. Dumako ang tingin ko sa ina niya at kiming umiti. Pipili ba naman ng pangit si kuya? Singit naman ni Venice na matamis ding nakangiti sa akin. Gusto ko pa sana siyang tanungin kung hindi na ba siya galit sa akin. Pero ang mga ngiting pinapakita niya sa akin ngayon ay sapat ng dahilan para malaman kung napatawad niya na ba ako. Anyway, hi Ate Alice. Welcome to the family. Hindi na ako umiwas pa nang lapitan niya ako at yakapin. Sabay bulong nang, I'm sorry kung hindi agad kita pinaniwalaan. Mangiyak-ngiyak na tinugon ko ang yakap niya. Pagkuway, ang mga magulang nila ang binalingan ko ng tingin. Hello po. Good morning. Nahihiya pa akong bumati. Bukod kasi sa hindi pa ako nakakapagsuklay man lang, ay hindi pa rin ako nagmumumog. Hello, Iha. Ngayon pa lang ay excited na ako sa kasal ninyo ng anak ko. Nilapitan din ako ng mami nila at niyakap. Tanging ngiti naman ang iginawad sa akin ng kanilang ama. Sabi ko sa'yo pakakasalan kita eh. Para gabi-gabi na kitang masosolo. Pili yung bulong ni Russell nang tabihan ko siya. Loko ka talaga. But to be honest, hindi lang naman dahil sa kamanyakan kaya kita pakakasalan. It's because I still love you. Kahit ilang taon man ang lumipas, kaya naman kaagad ko siyang siniil ng halik. Not minding na may mga tao sa paligid namin. This time, sigurado na ako. Sigurado na ako na kaya ko nang ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya. At hinding-hindi ko na siya ipagpapalis sa kahit na anong bagay. Wakas.